Po sa inyo lahat, tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Lawang nami laging binigin sa muna mi yung pakinggan, tinig na mi bigyang pansin, Ama na mi Panginoon. Tingin mo Panginoon ang aming kahilingan, kami ay walang hanggan. Sawa namin laging linggin sa muna namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng paghubog, sa pag-uugali namin, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butel na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ulitin po natin. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kalakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Matwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa.
Tugon. Matwiday tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nilay kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Tugon. Matwiday tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Tugon. Matwiday tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Wika mo'y aming dinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugin. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin, ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Babalikan ko lang po, no, nung nagsimula tayo sa panahong ito ng Kwaresma, nung Ash Wednesday, may tatlong bagay po tayo na narinig, mga bagay na tutulong sa atin, sana magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Yung tatlong bagay na inihiling sa atin ay yung pag-aayuno, paglilimos, at ano yung pangatlo? Pag-aayuno, paglilimos, panalangin. Para ba, no, pinagnilayan ko po itong tatlong ito, no, na para sa isang mas makabuluhang buhay. No, makabuluhang buhay dito sa mundong ito. Yung magkaroon ng meaning, magkaroon ng purpose sa buhay natin sa mundong ito, habang inihintay natin ang araw natin, kailangan mabalanse natin ito. Kailangan natin itong suriin na mabuti.
parang dito din nakasalalay, no, kung para mas maging buo o ganap ang kaligayahan ng isang tao, kailangan ang tatlong ito. Ibig sabihin, kasi sa pag-aayuno, no, sa pag-aayuno, dinidisiplina mo ang iyong sarili. Paulit-ulit na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung wala kang pagpapahalaga sa iyong sarili, paano ka magbibigay ng pagpapahalaga sa ibang tao? At lagi yung sinasabi din sa atin, no, na yung ugnayan mo sa iyong sarili, pangalawa, sa paglilimos, pinapaalala sa atin yung paano o yung ugnayan natin sa ating kapwa, nasa ang level ba? Mayroon ba tayong pakikipagkapwa-tao? Mayroon ba tayong pakialam sa ibang tao? At yung panghuli, yung ugnayan natin sa Diyos. Kailangan natin maging authentic, maging totoo sa sarili, maging totoo sa kapwa, lalo tigit, maging totoo sa Diyos. Itong tatlong ito. Parang hindi pwedeng wala ang isa. Parang tripod, no? Tatlo na mahalaga, tatlo na dapat nating tingnan. Hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal. Hindi pwedeng simba ka lang ng simba. Kailangan natin mas may pakita ang bunga niyan sa iyong pakikipagkapwa-tao at lalo tigit sa iyong sarili. Sabi nga, no, kailangan natin muna rin matutunan mahalin ang ating sarili, tanggapin ang ating sarili. Para nang sa ganun, masasalamin ito sa ating kapwa. At magagawa lang din natin yan kung meron din tayo authentic relationship sa Diyos. At sinasabi sa atin ni Kristo, sa Kanya pong itinuro sa ating panalangin, na para bang sinasabing, ganito ka magdasal, ganito mo kausapin ng Diyos, maging totoo ka, huwag maging pakitang tao, maging totoo ka sa Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya nang wala kang, no, tinatago, na wala kang nililihim, na hindi mo kinakailang mahiya sa Diyos. Kasi ang Diyos na sinasabi ay Diyos na pwede mong tawaging Ama. Hindi yan Diyos na napakataas, na napakalayo. Pero yun nga po, no, nagsisimula naman po ang isang authentic na relasyon sa pagiging totoo. Magpakatotoo. Dahil kahit ano namang tago natin sa Diyos, alam naman niya, walang maililihim sa Diyos. So muli, no, sa panahong ito ng Kwaresma, pagtuunan natin ng pansin, sa 40 araw na ito, kung kamusta ba ang ating relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa Diyos. Amen. Sinabi sa atin ni Jesus na maari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala
sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila. Naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumauna ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dilug din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga kagalingan para sa mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng pusang kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap
sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen! Sa langit ka,
sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para na sa langit, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Unghin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Father. Walang sinumalang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumalang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.